Hello guys, magandang araw at welcome again sa ating channel. Pasarapin pa ang anumang uri ng lutuin kasama ang Thrifty Kitchen. At para ngayong araw na ito ay tayo gagawa ng isa sa mga napakasarap, napaka-juicy na Cordon Bleu. So dito nga ay tayo ay magpe-prepare ng ating mga gagamitin. Meron tayo ditong breast chicken na i-fillet natin at paninipisin sa pinakang manipis na kaya nating magawa sa kanya. Dito nga ay merong ilan na nagagawa ko ng hanggang apat na beses na lapad niya dahil yung iba naman ay hindi maganda ang ating nabili na chicken breast. Kaya naman medyo nahirapan tayo pero ito ay napagtagumpayan pa rin natin. So dito nga ay imamarinate natin siya gamit ang ating garlic powder, ang ating paminta at asin. Tapos i-massage natin yan dyan sa kanya o hanggang siya ay maglahok-lahok na dyan. Nang mga 10 minutes na ibababad natin yan dyan habang binababad natin at magpe-prepare naman tayo ng ating cheese. Dahil meron akong bukas dito na mozzarella cheese. Yan ang ginamit natin para ngayong Cordon Bleu, para ngayong araw na ito. So dito nga ay inihati ko lamang siya sa mahahabang part o sa mahahabang sukat. Tapos meron tayong breadcrumbs dito. Yung breadcrumbs natin na yan ay kalahating kilo. Tapos sinamahan ko rin siya ng rice flour. So ang rice flour ay isa sa mga magpapadagdag ng crunchiness ng ating Cordon Bleu para siya ay tumagal kahit na hindi na siya nakasalang. Doon nga ay meron tayong egg, cheese, and ham. Yung ham natin po ay pre-cook na yan, na-steam ko na yan for 10 minutes din para naman hindi na matagal ang ating pagluluto. So dito ang unang ginagawa ko para sa akin ay inilalagay ko siya sa plate tapos naglalagay ako ng egg and then nilalatag ko yung breast chicken at sinasamahan ko na ng ham and cheese. Saka ko siya iro-rolyo with stick para mabuhat ko siya ng maayos at pantay pa rin siya. So ito yung isa sa isang option, yan, tapos saka mo siya iro-rolyo din doon sa ating dry ingredients tapos ibabalat mo siyang cling wrap kung i-preserve mo siya o i-freezer. Tapos lulutuin na lang. And then ito naman yung pangalawa. So cling wrap muna tapos itong ano na natin at breast chicken, ham and cheese. Tapos iro-rolyo mo naman yan dyan. And then saka mo siya i-cling wrap. And then i-dip mo siya sa egg and dry ingredients natin yung breadcrumbs. Saka mo siya ipiprito. So yun po yung dalawang option na ginagawa ko na po pwede. Yan, tapos pag naipiprito mo na siya sa mataas na temperatura o sa pinakang high heat natin ng gas ay pwede na yan sa 5 to 6 minutes para lamang maluto yung ating chicken na nirolyo. Pero ito po ay napakasarap at napaka-juicy talaga dahil hindi siya overcooked. Dahil pag na-overcook na naman ang ating chicken ay dry na naman, wala na namang dilim. So dito nga ayan ang plating natin at napakasarap. Thank you very much sa patuloy na pagsubaybay at pagsuporta sa ating channel.